Ang isi-share ko pong recipe ay tamang-tama ngayong darating na Pasko at bagong taon. O kahit anumang okasyon, pwedeng-pwede ito. Pwede nyo rin itong pagkakitaan. Asawa ko nagbenta rin ito sa mga katrabaho niya dati. Ang lulutuin po natin ngayon ay ube malagkit with cheese. Yes, may halo po talaga siyang totoong ube. Unahin muna natin ang malagkit. Hugasan muna natin ng mga 3 beses bago natin isaing. Isunod na rin natin balatan at linisin ang ube. Reminder lang po, pag binalatan ninyo ang ube, ay dapat may plastic gloves kayo kasi makatipo siya sa balat, okay? Luto na ang ating sinaing na malagkit at ang ube. So habang mainit-init pa ang ube, kailangan na nating durugin gamit ang potato masher o kaya food processor. Dahil kahit isa niyan wala tayo, tinidor na lang. O diba, para-paraan lang yan mga mi. Pagkatapos nating durugin ang ube, i-transfer na natin siya sa kawali na paglulutuan natin. Tapos lagyan na rin natin ang condensed milk. I-mix lang po natin yan ng mabuti bago natin buksan ang kalan. Ang gagamitin po natin na butter ay bali kalahati lang ng buong butter. Bali 6 tablespoon lang. Mayroon ang nakalagay na guide kaya hindi na kayo mahirapan pang magsukat kung ilang tablespoon or cups ang ilalagay nyo na butter. Now you know, dati hindi ko rin alam yan. Ilagay na natin ang butter sa kawali. Mix lang po natin yan hanggang sa matunaw ang butter. Ilagay na rin natin ang asukal. Kailangan po ay mahina lang ang apoy habang niluluto natin itong ube malagkit. Maglalagay din po tayo ng food color na violet para mas tumingkad ang kulay ng ating ube. Pwede rin po kayong gumamit ng powder na food color. Then ilagay na po natin ang malagkit na sinaing. Then mix, mix, mix! Mag-add pa po tayo ng food color hanggang sa ma-achieve na natin yung kulay na gusto natin. I-ready nyo na ang inyong mga braso sa paghahalo nitong ubi malagkit kasi nakakangalay talaga sa braso. Kaya naman ang aking anak ay to the rescue sa kanyang nanay. So pag na-mix na po natin yan, patay na po natin ang apoy. Bago natin i-transfer ang ubi malagkit sa tray, lagyan muna natin ng butter o kaya mantika. Pati na rin ang mga plastic container. Jaran! Ito na ang ating finished product. Sana nagustuhan nyo at i-share nyo na rin sa inyong mga friends and relatives. Hindi po yan sobrang tamis. Tama lang yung asukal at condensed milk na nilagay natin. Thank you for watching!